Panginoon, maraming salamat pong muli sa extension na binigay niyo po sa aming mga buhay. Salamat po na nasa maayos po kaming kalagayan ngayon na maaari kaming makapanood at makapakinig dito sa live streaming na ito. Salamat po, Panginoon, na mayroong pong kalayaan dito po sa aming bansa at kung nasaan man kami ngayon upang makapakinig ng salita ninyo. Salamat po, Diyos, na binigyan niyo po kami ng wisdom upang malaman namin kung paano kami mamuhay sa mundong ito at gawin ang ministry ninyo na naaayon sa inyo pong kalooban. Salamat aming Panginoon na maari po kaming makalapit sa inyo sa pamagitan ng inyong anak na si Jesus. Dahil po sa kanyang napakalaking sakripisyo para sa amin, ang pagbibigay ng kanyang buhay, kami po ay hindi lamang napatawad mula sa aming mga kasalanan, kami ngayon ay mga anak na ng Diyos at maari po kaming makalapit sa inyo ng walang takot at makatanggap ng inyo pang mga pagpapala. Aming Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba ngayon at hinihingi na samahan niyo po kami sa pag-aaral ng inyo pong salita. Tulungan niyo po ako sa pagbahagi ng salita ninyo upang ito po ay magkaroon ng malaking tulong sa pagbabago ng aming mga ministries at ng aming mga buhay para po sa inyong kalwalhatian. Salamat po, Panginoon. Ito po ang dalangin namin sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. Marami pong mga maling pananaw ngayon patungkol sa ano ba ang isang successful na ministry. Dahil sa internet, pagka po ito ay pagpinuntahan ng iba't ibang mga pastor, ang mga iba't ibang mga ministries na makikita ron, makikita nila madalas yung mga kilalang mga pastor, merong mga libo-libong mga umaattend sa kanilang mga ministries, malalaki yung kanilang mga lupain, malalaking kanilang mga buildings, auditoriums. Ang ministry nila international, walang mga problema, napakayaman kung titingnan, magagara ang mga damit ng mga nagtuturo at sila ay may mga private jets, merong mga high-end na mga sasakyan at kilalang-kilala yung pastor na yon. At yung kanilang website ay binibisita ng milyong-milyong mga internet users. And so sa tingin ng iba, pagka ganyan ang iyong ministry, ikaw ay mayroong successful na ministry. Pero sa mata po ba ng Panginoon Diyos, ito nga ba ang talagang successful na ministry? Ang tunay na successful na ministry ay isang ministeryo na nagbibigay luwalhati sa Panginoon. It must be a God-honoring ministry. Yan ang tunay na successful na ministry. Kaya't ang tanong ay, ito bang ministries na nabanggit ko, yung mga characteristics na ganun, yan ba ay ang God-honoring ministry or yan ang successful ministry sa mata ng ating Panginoon? Huwag nating kalimutan na ang final authority na magsasabi sa atin kung ano ang tama at kung ano ang mali, kung anong maayos at hindi maayos, kung anong talagang dapat na ministry, dapat ito ay ang standard ay ang salita ng Panginoon Diyos at hindi yung pananaw at sinasabi lamang ng mga tao. Kaya ngayon ay nais nating tingnan kung ano sinasabi ng Biblia patungkol sa mga characteristics o mga katangian ng isang God-honoring ministry o isang ministry na successful sa kanyang paningin. Bago tayo magtungo sa passage natin, dahil dito natin makikita itong mga sagot rito sa tanong na ano ba ang mga bagay na magpapakita ng isang ministry ay talagang God-honoring, ay nais ko munang balikan. Ito ay isang review lamang at gusto kong balikan yung mga bagay na nadaanan na lamang na natin noong nakaraan. Dati po ay tiningnan natin ang chapter 1 at nakita natin particularly itong Thanksgiving section. May greeting muna, verse 1, and then verses 2 up to 10 ng chapter 1. Ito yung tinatawag nating Thanksgiving section na kung saan makikita natin si Pablo, si Silvanus or Silas at si Timothy ay nagpapasalamat sa Panginoon Diyos para sa mga Thessalonians. At ito ay sa dalawang dahilan. Ang unang dahilan ay yung malapit o immediate reason ay dahil sa Christian virtues
na nakita nila o naalala nila dito sa buhay ng mga Thessalonian believers. Sabi ng chapter 1 verse 3, sabi nila Paul at ng kanyang mga kasamahan, remembering, eto naalala nila, kaya sila nagpapasalamat sa Panginoon, remembering your work of faith, labor of love, and steadfastness of hope in our Lord Jesus Christ. So yun ang unang dahilan, kita nila yon. Pero pangalawa na dahilan, at ito yung ultimate reason, ito yung talagang pinakamalaking dahilan kung bakit sila nagpapasalamat sa Panginoon Diyos, eh dahil talagang naalala nila, nakita nila yung mga ebidensya na sila ay tunay na pinili ng Panginoon. They are chosen by God. Sabi nga ng chapter 1 and verse 4, for we know, brothers, loved by God, that He has chosen you. At merong apat na dahilan, no? O basihan kung bakit masasabi nila na talagang sila, itong mga Thessalonian believers, ay pinili ng Panginoon. Ang unang ebidensya para sa kanila, e na-observe nila kung paano dumating ang Ebanghelyo sa kanila. No? Paano dumating ang Ebanghelyo sa kanila? Sabi nga ng verse 4, our gospel came to you, at pinaliwanag kung paano dumating sa kanila. And then ikalawang basihan na talagang alam nilang pinili itong mga believers na to ng Panginoon ay sabi sa verses 6 and 7, because of how the gospel was received by them. Paano nila tinanggap nitong mga Thessalonian believers ang Ebanghelyo? Sabi ng verse 6, you received the word. And then dinescribe doon sa verse 6 and 7, paano nila tinanggap ang salita ng Panginoon? And then ikatlo na basihan na sila ay talagang pinili ng Panginoon Diyos ay kung paano nakita yung Ebanghelyo ay kumalat mula sa mga Thessalonians. Sabi nga doon sa verse 8, the word of the Lord sounded forth from you. And then dagdag pa, your faith in God has gone forth. So kumalat hindi lang ang Ebanghelyo, pati yung report patungkol sa kanilang mga buhay, yung pagbabago sa kanilang buhay, pinamamalita sa maraming lugar, hindi lang sa Macedonia and Achaia, kundi kung saan-saang mga lugar pa. And then finally, ang huling basihan nila patungkol sa talagang sabi nilang kayo'y talagang pinili ng Panginoon dahil sa kung paano sila binago ng Ebanghelyo. Yung transformation na ginawa ng Ebanghelyo sa kanilang mga buhay. At sinimulan yon ang sinabi ni Apostol Pablo at ng mga kasamahan niya, you turn to God from idols. No? Tumalikod sila sa kanilang idolatry at sila ay nanampalataya sa iisa at tunay na Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Kaya yan ang mga bagay na nagpapakita sa mga missionaries na nagpunta sa Thessalonica na talagang itong mga believers na to sa syudad na yon ay talagang pinili ng Panginoon. Pero sa ulitin ko po, no, hindi lang ito para sa kanila, ito ay para sa atin din. No, dito rin natin makikita na talagang tayo ay pinili ng Panginoon Diyos. Dahil sabi nga ng iba, hindi mo malalaman yon. Nasa isipan lang at ito'y isang misteryo sa isipan ng Panginoon Diyos. Hindi niya pinaalam sa atin. Hindi totoo 'yon. Dito po ay sinasabi ng apostol at ng iba pang mga missionaries, alam namin na kayo ay pinili ng Panginoon sa dahilang mga ito. Kaya 'yun din ang pwede nating gamitin para ma-evaluate natin ang ating mga sarili, ako ba ay tunay na pinili? At ako ba ay tunay na ligtas? So ngayon, natapos na tayo doon sa chapter 1. Ngayon, pupunta na tayo dito sa chapter 2. At dito sa chapter 2 ay nagsisimula itong tinatawag ng body of the letter. Ito na yung katawan, no? Kasi una, bago nung body of the letter, meron munang greeting and thanksgiving. Tapos ito na yung talagang main section nitong sulat na ito. At dito, makikita natin na magsisimula ng i-elaborate, lalong bibigyan ng diin at diwanag nung mga authors nitong sulat na to kung ano yung nabanggit nila at nadaanan lamang in chapter 1 verse 5. Kasi sa chapter 1 verse 5, nabanggit ng mga sumulat nitong letter na to, you know what kind of men we proved to be among you for your sake. Sabi nila, alam naman ninyo kung anong klaseng mga tao kami, no? Nung kami ay nagministeryo sa inyo. Pero dinaanan lang yon. Ngayon, dito sa chapter 2 at hanggang sa chapter 3 actually, papakita na nila ngayon kung anong ibig sabihin nun, i-elaborate nila yon, bibigyan nila ng
kapaliwanagan yun. So dito sa chapter 2, lalo na sa verses 1 up to 12, makikita natin yung detalye nung motibo at noong paraan kung paano nagministeryo si Pablo, si Silas, si Silas at saka si Timothy nung sila'y nagmi-ministeryo sa Thessalonica. So yun ang makikita natin dito. Now, ang isang tanong eh, bakit sinulat nitong mga authors na ito itong ano na to, itong section na to, itong particularly itong chapter 2 verses 1 up to 12. Meron po akong nakikitang tatlong kadahilanan dito, no? Three reasons. Ang una, itong section na ito ay nagsisilbing explanation, no? Explanation, paliwanag kung bakit yung mga missionaries eh bigla na lang kailangang umalis mula sa syudad at lalo na si Pablo, tapos hindi na siya bumalik muli. Ngayon, kailangan bigyan natin ito ng background. Kung babasahin natin ang Acts chapter 17 verses 1 up to 9, dito natin maintindihan kung bakit nangyari yon. Dito sa Acts 17, makikita natin na merong persecution na nangyari dito sa Thessalonica dahil sa successful ministry nila Pablo at ng kanyang mga kasamahan nung sila ay nagmi-ministeryo sa sinagoga dun sa syudad na yon. Now, merong mga ilang mga Hudyo na miyembro ng sinagoga at saka sabi doon, a great number of devout Greeks and even mga importanteng mga kababaihan dun sa community na yon ay nanampalataya sa ebanghelyong preach ni nila Pablo. At sumama sila sa grupo ni Pablo. Ngayon, yung mga Hudyo na hindi naniniwala, nag-reject ng ebanghelyo, nagalit, no? Nagselos sila. So ang ginawa nila ay nag-organize sila ng isang mob, isang grupo ng mga taong walang silbi at walang ginawa, kundi manggulo lang. At itong grupo na to, dinala nila upang iharas si Jason at saka ilang mga mananampalataya na inakala nitong mga tao na sila'y nagkukup-kup dito sa mga missionaries na to, na sila Pablo at ang kanyang mga kasamahan. So, ang naging resulta nito, dahil dito sa harassment na to at persecution, napilitan na umalis ka agad sila Pablo at si Silas nung gabing yun. Walang anumang preparation. Hindi ko alam kung nadala pa nila yung gamit nila o ano pa. Parang biglaan na lang yung kanilang pag-alis. Ngayon, kung babasahin natin, makikita natin, ano, simula nang umalis din si Pablo doon at si Silas, si Pablo hindi na bumalik uli. Hindi na siya nakabalik uli doon. And so, kung babasahin natin, itong 1 Thessalonians chapter 2 hanggang sa chapter 3, makikita natin ang ilang pang detalye na ipapaliwanag ni Pablo bakit siya hindi bumalik sa Thessalonica. No? Ipapakita dito na intention niya talaga na bumalik at saka gusto niya silang i-encourage. Kaya makikita natin na dito sa chapter 3 verses 1 up to 5, pinadala nga niya si Timothy para ma-encourage sila. And then hanggang sa katapusan ng chapter 3, makikita natin yung puso ni Pablo talagang anlalim ng kanyang pagnanasa. Gusto niya talagang makabalik sa kanila. Kaya yan ang dahilan kung bakit pag binasa natin ang chapter 2 verses 1 up to 12, dito nagbibigay ng paliwanag si Pablo na kung bakit siya umalis at kung bakit hindi siya nakabalik kaagad. No, papakita niya yung kanyang puso. Kasi yun nga, baka pinagdududahan nila na bakit kaya o nag-iisip sila, ba't kaya umalis si Pablo? So ito ngayon yung kanyang paliwanag. Ito yung paliwanag ng mga missionary. So yun yung una. Ito ay explanation. Pero ang ikalawang dahilan kung bakit sinulat itong section na ito ay tinatawag ng ibang Bible scholars na self-definition. Nakita ko to sa New American Commentary. Self-definition. Ngayon, ganito kasi ang konteksto nito. Ibig sabihin ng self-definition, dinidefine nila. Pinapaliwanag nila kung sino sila. Ito kasing konteksto ng first century. Kailangan maintindihan natin na nung panahon, nung sinulat ang Biblia, ay napakaraming mga influential Roman at saka mga Greek philosophers na ang daming mga disciples din. Of course, hindi sila ayon sa Bible. At ang kanilang ginagawa, magtuturo sila at gusto nila yung atensyon ibigay sa kanila at gusto nila na devoted, na magkaroon sila ng maraming mga devoted followers. No? Kaya ngayon, ang ginawa nila Pablo, gusto niyang ipakita, at itong mga missionaries na to, hindi kami kasama nun, ha?
Hindi kami kapareho nila. Ihihiwalay niya. Paul and the missionaries are going to distance themselves. Ilalayo nila yung kanilang sarili mula dito sa mga kilala na mga philosophers, na mga Roman tsaka mga Greek philosophers. Meron ngang isa sa kanila na ang isang famous Greek philosopher na ang pangalan ay si Dio Chrysostom. Nabuhay siya mula nung panahon ni Apostol Pablo. Kini-criticize niya yung mga kapwa philosophers niya. Inaakusahan niya sila ng kasinungalingan, pambobola, pag nag-preach ay para lamang makakuha ng kalwalhatian o para kumita ng pera. At sila pag nagsalita, walang parang bastos magsalita. Napakasakit magsalita itong mga taong ito. No? Walang gentleness, sabi nga nung isang author. No? At ang ginawa ni Pablo at nung mga sumulat nitong tinitingnan nating letter na to, dinidefine nila. No, binibigyan nila ng explanation, ng definition or description kung ano ang tunay na minister ng ebanghelyo. At ginamitan nila ng negative terms at saka ng positive terms. Sabi niya na ganito ang hindi ganito ang puso namin. And then sasabihin niya, yun yung negative. Tapos ang positive, ganito ang puso namin. Kami ay nanilbi sa ganitong paraan. So yan ang makikita natin, lalo na dito sa chapter 2 verses 1 up to 12. So importante na gawin ni Pablo at ng mga missionaries ito para magpakita sila ng isang example dito sa mga Thessalonians kung ano ang proper Christian behavior. Lalo na pag ikaw ay mag-share ng ebanghelyo. Kasi syempre, yun ang magiging epekto sa mga Thessalonians. Dahil sa pagbabago sa kanilang mga buhay, eventually, ano mangyari? Sila din ay mag-share ng ebanghelyo. So kailangan makita nila, paano ba ang isang magtuturo ng salita ng Panginoon? Paano ba kumilos in the ministry sa isang paraan na maluluwalhati ang Panginoon Diyos? So, yun ang ginagawa nila Apostol Pablo. Hinihiwalay nila yung kanilang sarili mula sa mga false teachers and then binibigyan nila ng example at ng definition, ganito ang tunay na ministro ng ebanghelyo. Okay, so yan ang makikita natin dito. At gusto ni Pablo na gayahin ninyo kami, kumbaga, no? Although walang nakalagay doon, pero yun yung implication doon. Para next time, pag kayo din ay magmi-ministeryo, alam nyo, ganito ang paraan kung paano mag-minister. Dapat may humility, dapat may gentleness, dapat may sincerity, at iba pang mga bagay. Ngayon, ang ikatlong dahilan kung bakit sa tingin ko nilagay din itong section na to ng 1 Thessalonians 2 verses 1 hanggang sa verse 11, ay bilang isang tinatawag ng iba na self-defense. Self-defense. Dahil sa akusasyon laban sa kanila. Sabi nga ng isang commentary, no, Bible Speaks commentary. Yung kanilang maikling mission na ginawa dito sa Thessalonica ay nagtapos, no, ng kahihiyan in a sense. Kasi nga nagkaroon ng riot, katulad ng binanggit ko kanina. Tapos may mga akusasyon laban dito sa mga missionaries na to na napakaseryoso na kinakailangan silang umalis kagad nung gabing yon. So ngayon, posible ang nangyari. Yung mga hindi naniniwala kay Apostol Pablo, yung kanyang mga critics, ginamit nila itong sitwasyon na to laban kay Apostol Pablo at sa kanyang grupo. Yung kanyang biglang pag-alis. Siguro, sabi nila, pagka nasira natin si Pablo, pati ang kanyang authority dito sa mga taong ito at yung kanyang ebanghelyo ay masisira din. No, kaya yun ang intention nila, no? Talagang siniraan nila si Pablo kung saan-saan. At sabi nga ng ibang Bible teacher, pag pinag-aralan daw natin itong self-defense na ginawa ni Apostol Pablo dito, yung mga sinulat dito, magkakaroon tayo ng idea kung ano yung posible na nangyayari doon. Ano sinasabi posible nung mga kritiko niya? O siguro daw sasabihin nila, ayan, tinanin niya si Pablo at saka yung grupo nila, nagsitakbuhan na. At hindi na bumalik, hindi na nagpakita muli. Oh, obviously, hindi yan sincero. No, mali yung motibo niya kaya siya nagministeryo dito. Wala yang pinagkaiba dun sa mga peke na mga philosophers at saka mga teachers na dumadaan dito sa main highway natin, itong Ignatian Way na to. No, so sinasabi nila na yan sila Pablo, manlilin lang yan, manloloko yan. No? Kaya niya lang ginagawa itong kanyang so-called ministry, talagang
Gusto niya siguro makakuha ng sexual favors, gusto niya lang kumita ng pera, gusto niya maging sikat, gusto niya may kapangyarihan siyang humawak ng inyong mga buhay. Pero nung nagka-problema, nung may mga kumontra sa kanya, nung nakita niyang madidisgrasya na yung kanyang sariling buhay, o ano ginawa niya? Tumakbo siya. Ang bilis tumakbo. Walang pakialam yan si Pablo sa inyo, mga Thessalonians. No? Inabandunan na niya kayo. Ang gusto niya lang protektahan ng kanyang sarili, hindi kayo. Wala siyang tunay na concern sa inyo. So posible, yan ang mga akusasyon na kumakalat. At posible, itong mga Thessalonian believers, nadadala doon. Siguro isipin nila, oo nga, no? Siguro, kaya nga tumakbo, kaya umalis kaagad sila Pablo. Baka tama itong sinasabi nitong kanyang mga kritiko. And so, alam nila Pablo at alam ng kanyang mga kasamahang misyonaryo na nakasalalay dito sa nangyari yung tamang paliwanag. Nakasalalay dito yung katotohanan ng ebanghelyo at ang kinabukasan ng iglesia. Pag hindi nasagot nila Pablo itong akusasyon na to, masisira ang lahat ng trinabaho nila doon. Yung ebanghelyong kanilang dineklara, no, yung iglesia na naitayo dahil doon, masisira lahat 'yon. Kasi laging mananatili yung stigma na 'yon eh. 'Di ba? Ayan yung mga leader ninyo, mga sinungaling 'yan, mga manloloko 'yan, nagpapaniwala kayo doon. Eh di ano kayo? Kung yung leader niyo manloloko, eh di kayo na nagpapaniwala. Mga loko-loko din kayo. So importante na masagot ni Apostol Pablo at ng mga missionary yung mga kasinungalingan na 'yon na kumakalat nang mabilis. Kumakalat ito ng mabilis. Maraming at baka nga marami nang naniniwala dito. Kaya yan ang dahilan kung bakit makikita natin ang chapter 2 at saka chapter 3. And so ngayon, ang focus natin dito muna sa verses 1 hanggang sa 11. No? Dito sa chapter 2, verses 1 hanggang sa chapter 2 verses 1 up to 12 pala, no? Hindi verse 11, hanggang sa verse 12, makikita natin dito, ipapakita ni Pablo ano yung kanyang mga motibo. Ano yung kanilang kaparaanan nung sila'y nagministeryo doon? Kasi ang maganda rito, sabi nila Pablo, di ba naalala ninyo? Nakita ninyo kung paano kami kumilos? Kaya yan ngayon ang sasakyan ni Apostol Pablo. Now, huwag natin kalimutan to, no? Pinag-aaralan natin ito ngayon, hindi for purposes of knowing history. Ang dahilan kung ba't natin ito inaaral is for the purpose of application. Gusto nating i-evaluate ang ating sariling mga ministries, lalo na yung mga nakikinig sa akin ng mga pastor ngayon, nakikinig ng mga ministry heads. Ito ang magandang standard na makikita natin para evaluate natin sarili natin. Ako ba ay gumagawa ng ministeryo sa isang paraan na nagbibigay luwalhati sa Panginoon Diyos? Nulit ko, no? Hindi natin dapat ginagamit na standard yung napapanood natin sa internet at sa YouTube at yung mga sikat na ano doon. Meron sa kanilang maayos. Pero hindi lahat ng sikat at maraming followers, million-million, ibig sabihin ginagawa nila ng tama ministry. Ang dapat ang standard natin ay ang sabi ng Biblia. Okay, so tanong, what are some of the characteristics of a God-honoring ministry? Ano mga katangian ng isang ministeryo na talagang nagbibigay luwalhati sa Panginoon Diyos? Gusto kong magbigay ng lima. Ang una na makikita natin dito sa ating text, at mag-focus lang ako ngayon sa verses 1 and 2. Kasi kaya nga magiging ilang parts itong pagtuturo na to. Kasi ang daming nakalagay dito eh. Ang dami kong gustong sabihin, ang ganda ng mga pwede nating matutunan dito. Ayoko naman tapusin kagad sa isa't kalahating sermon, no? Itong 12 verses na to, kaya dahan-dahanin natin. Unahin muna natin itong unang dalawang verses lang. So, ito ang unang makikita natin. A God-honoring ministry is open and clear to all. No? Or in other words, ito ay transparent. Wala kang tinatago. Kita ng lahat, alam ng lahat. Kaya nga, tinan nyo sabi ni ang sinulat nila rito. For you yourselves know, brothers, you yourselves know that our coming was not in vain. And then dagdag pa niyang verse 2, sabi doon sa bandang huli, as you know, pagkatapos niyang i-describe, sabi niya, alam ninyo, nakita ninyo kami, kung paano kami kumilos, nakasama niyo kami ng ilang mga linggo o ilang mga buwan.
So as I said, no, dito sa Thanksgiving section, sa chapter 1 verse 5, sinulat na nila Pablo, "You know what kind of men we proved to be among you for your sake." Pero dinaanan lang nila to. Pagdating dito sa chapter 2, makikita natin na binigyang diin muli ni Apostol Pablo at ng mga sumulat nito yung katotohanan na alam mismo ng mga Thessalonians kung paano sila kumilos nung sila ay nagmi-ministeryo sa Thessalonica. Kaya may kita natin sa chapter 2 verse 1, sabi doon, "You yourselves know." At sa Griego, ano to, binibigyan to ng emphasis eh. Kaya sa Greek kasi, naka-embed na, nakasama na doon sa verb yung pronoun. Actually, pwede. So pag may babasahin kayo sa English na halimbawa, "You know," kung tiningnan niyo yung Greek, ano na yon, isang word lang yon, wala nang pronoun doon kasi nandoon na, nakabilang doon sa verb yung pronoun. Pero dito dinagdagan pa nila ng dagdag pa na pronoun, "You yourselves know." So kumbaga hindi lang yung verb na "you know," pero meron pang "yourselves." Ang pinapakita nito, binibigyan ito ng diin. Gustong sabihin nila Apostol Pablo, kayo mismo alam ninyo. Ano man ang sinasabi ng ibang mga tao, hindi kayo kailangan maniwala sa kanila kasi kayo eh, na-witness ninyo kung paano kami kumilos. And ang isang interesting dito sa chapter 2, anim na beses, paulit-ulit sinabi nila Pablo, "Alam ninyo," at dalawang beses sabi niya, "at alam ng Diyos." Tingnan niyo ha, sabi ng chapter 2 verse 1, ito na nga binasa natin kanina, "You yourselves know, brothers." Sabi ng chapter 2 verse 2, yun na yung as you know. Sabi ng chapter 2 verse 5, sabi doon, "For we never came with words of flattery, as you know." And then sa bandang huli, sabi doon, "God is witness." Sa chapter 2 verse 9, sabi doon, "For you remember, brothers, our labor and toil." Sa chapter 2 verse 10, "You are witnesses, and God also." Sabi ng chapter 2 verse 11, "For you know how like a father with his children." Pansin nyo, anim na beses sinasabi ni Pablo na, at ng mga authors nito, naalala ninyo, nakita ninyo, kayo mismo mga witnesses kung paano kami kumilos. And so, ano pinapakita nito? Wala pong tinago sila Apostol Pablo at ibang mga missionaries. Ginawa nila ang ministry in the open. Alam ng mga tao kung anong kilos nila, kung paano sila gumalaw, na hindi sila manloloko, hindi sila mandaraya. Alam nyo, malungkot na nangyari dito sa pandemic ngayon, ang dami ng mga nagdurusa dahil mga nawala ng trabaho, nawala ng kalayaan na pagkilos o pamamasyal, no, wala na silang contact sa kanilang mga kaibigan o sa kanilang mga loved ones, maaring na-stranded sila sa Cebu ng ilang mga buwan, di makauwi sa kanilang lugar, o di kaya eh, baka namatay pa ang kanilang kamag-anak dahil sa COVID-19. And yet, no, sa kalagitnaan ng lahat ng pagdurusa at kahirapan na na-experience ang napakaraming tao ngayon, hindi lang sa ating bansa, kundi sa buong mundo, ang dami pang nakakahanap ng mga creative na paraan para manlinlang at mag-take advantage sa mga taong nagdurusa. Ang lungkot, no? Kaya nga, ang daming mga warning ngayon na may kita natin sa mga online frauds and online na mga scams. No, merong social media cons na tinatawag. Yung mga scammer, kukunin nila yung informasyon patungkol sa'yo sa social media account mo, and then gagamitin nila yung mga instant messaging applications. Pag nakuha na nila yung login name mo at saka yung password mo, magkukunwari sila na sila eh kayo. Pagkatapos eh susulatan nila o padadala nila yung mensahe yung inyong mga kaibigan at mga contacts para makunan sila ng pera. Merong mga email scams. Ito yung mga scammers na alam nila yung mga transaksyon mo through email. May mga ninakaw sila ng mga email. Tapos again, magkukunwari sila na sila yung kumpanya na kinabibilangan nyo, and then magpapadala sila ng mga fictitious, mga kunwari email na galing sa inyong kumpanya at hihingi sila ng pera. Meron yung mga advance fee fraud na tinatawag. Ito yung mga scammers na makikiconnect sa inyo through social media. Pagkatapos, pag may tiwala na sila, kayo sa kanila,
lolokohin nila kayo na magbayad ng kanilang mga services. Sasabihin nila, nanalo kayo sa loto at kunin, matatanggap na ninyo yung pera, pero kailangan mag-deposito muna kayo dito kasi kailangan naming yung mga handling fees, yung pagpapadala ng pera, etc. So, padala muna kayo ng pera sa amin bago nyo matatanggap ang lump sum, no, yung kabuuan ng pinanalunan ninyo sa loto. Ang daming klase-klase ng mga pandilin lang at panluloko na makikita natin sa internet. Ngayon, nakatago sila. Hindi natin alam. Hindi open yung kanilang ginagawa. Hindi mo matche-check ng mabuti kung ito ba ay legitimate o hindi. Now, ang pinakamalungkot ay maraming mga taong nagke-claim na sila ay ministro ng ebanghelyo, pero parang itong mga online scammers na to, sila din ay isang scam. Sila din ay fraud. Sila din ay mandilin lang. Marami mga nagke-claim na sila ay mga propeta, mga apostol, nagke-claim na may kapangyarihang manggamot, nasa kanila ang susi ng prosperity, at minamanipulate nila ang kanilang mga nakikinig, ang mga followers. Sabihin nila na pag binigay ninyo ang inyong pera sa amin as seed money, imumultiply yan ng Panginoon into a hundredfold. Pero walang nakakaalam kung saan ba nila ginagamit itong perang ito. Tago ang kanilang ministry in a sense. No? Well, hindi mo mawi-witness ng mabuti. Puro lamang yung makikita mo lang sa internet, pero yung para i-evaluate mo, para i-check, saan nyo nga ba ginagamit yung ministry ninyo? Pwede ba naming i-check yan? Pwede ba kami magtanong? Wala na kayong malalaman patungkol dun. Meron nga tayong nabalitaan siguro sa mga news. For example, merong isang kulto, cult group, na meron silang mga miyembro na nagke-claim na pagpunta nila ng ibang bansa, magpe-perform sila sa mga musical events nila. Pero pag nakarating na sila doon, kukunin nung kanilang grupo na nandun na nakatira, yung kanilang mga passport at pagtatrabahuin sila ng napakaraming oras bilang mga so-called full-time workers. Ano kanilang trabaho? Magsosolicit ng donasyon para sa mga kawawang mga bata dito sa Pilipinas. Pero actually, yung perang nasosolicit nila dun sa ibang bayan ay gagamitin nila para i-finance yung kanilang operasyon dito, nung kanilang kulto, cult group dito sa Pilipinas, and then para supportahan yung mga kakaibang lifestyle nung kanilang mga leaders, mga eroplano nila, mga kotse nilang magaganda, at kung ano-ano paman. So anong tawag dun? Mga mandilin lang. Alam nyo, yan ang maganda dito sa nangyaring pandemic ngayon. Kasi ang daming ini-expose na mga false teachers at false Christ itong pandemic na to. Nakakalungkot ito. No? Pero at the same time, it's also good. No? Buti na lang nangyari ito. Kasi ngayon malalaman mo kung sino totoo at hindi. Yung mga nagke-claim na sila ang God's appointed Messiah, na sila ang may-ari ng mundong ito, yung mga nagke-claim na kaya nilang i-predict yung susunod na presidente, yung mga nagke-claim na sila ang nagpanalo dito sa babaeng ito para maging Miss Universe, yung mga nagpapatigil ng mga lindol at mga nagsasabing kaya nilang ipasarado ang isang TV network, yung ganitong klaseng mga tao ngayon ay na-expose kung totoo ba sila o hindi. Kasi coronavirus, hindi nila kayang mapigilan. Yung iba kasi pwedeng machambahan eh, kahit sino naman, kahit ako siguro, sabihin ko na naginip ako at sabi ko na si ganito ang mananalo bilang presidente o bilang Miss Universe, o bigla na lang ako nagsalita, pag lumindol, stop! Bigla na lang tumigil. O, pwede kong gawin yan, pero nachambahan. Pero ngayon, o sige, ito na. Coronavirus, ilang buwan na nandito. Bakit hindi mo maipa-stop kung ikaw ang tunay na Messiah? Kung ikaw ang dahilan na nadala mo ang Kingdom of God dito, bakit pati business mo naapektuhan? Bakit pati mga pinatatayo mong mga building, hindi mo matapos-tapos? Kasi yung mga tao magtatrabaho doon, hindi mo sila mapapunta doon sa inyong lugar dahil naka-lockdown kayo eh. Pati kayo, hindi kayo makapunta kung saan-saan. Kung ikaw ang talagang may-ari ng universe, kayang-kaya mong baguhin ang lahat ng ito. Hindi mo kayang gawin yon kasi hindi ka totoo.
Kaya ito yung sinasabi dito, you are not open. Pagka binuksan ng mabuti, pagka tinanong ka na ng mabuti, eh wala nang masagot. Eh yun yung sinasabi ni Pablo, hindi kami ganun. Mga witnesses kayo. Nakita ninyo kung paano kami kumilos. Sana po lahat ng mga leaders at lahat ng mga ministro ng Ebanghelyo ay ganun. Ayaw nila ng hypocrisy, mahal nila ang integridad, wala silang dapat ikahiya, wala silang dapat itago. Whether sila'y kilala o hindi kilala, pero para sa kanila, ito'y ginagawa namin para sa Panginoon. At kami ginagawa namin ito dahil meron kaming tunay na pagmamalasakit sa inyo. And they are transparent and they are open. Yan ang klase ng ministry na magbibigay luwalhati sa Panginoon Diyos. So yan yung una. Ang tunay na God-honoring ministry, it is transparent, it is open to all. Pangalawa, a God-honoring ministry has gospel preaching at its core or as its central work. No? Yung gospel preaching ang sentro sa kanilang gawain. Tingnan niyo sabi ng verse 1. Our coming to you was not in vain. And then dagdag ng verse 2, but, sabi doon, declare to you the gospel of God in the midst of much conflict. Ngayon siguro, sa unang pagbasa ninyo to, magtataka kayo, bakit ito yung heading ko? Lalo na ito ay base dito sa verse 1 na nakalagay, our coming to you was not in vain. Ang sinasabi dito nila Apostol Pablo at nila Silas at ni Timothy sa mga Thessalonians, eh, na yung kanilang trabaho nung nagpunta sila dun sa kanilang syudad is not in vain. Now, itong salitang vain na to, sa Griego ay galing sa salitang kenos. At ang ibig sabihin ng kenos ay maaring dalawang ibig sabihin. Ang una, ineffective or without result. No, yung, pag sinabi mong, yung trabaho mo, wala namang nangyari dun. Kenos ang tawag nila doon. Pero pwede rin na ang ibig sabihin ng kenos ay vain, tulad ng sa ESV, worthless, useless, without purpose. Hindi lang yung walang resulta, kundi walang kabuluhan. Yun ang pangalawang ibig sabihin ng kenos. Now, pag-isipan lang natin. Gusto ko just to take a moment na pag-isipan natin ito na mabuti. May mga iba kasi nagsasabi na ang ibig sabihin ng kenos without result o wala namang nangyari dun sa trinabaho mo. Katulad ng nakalagay sa NIV. Without results yung nakalagay dun. So ang sinasabi, kung yun ang ibig sabihin nila Pablo, ang ibig sabihin nila, eh yung ministry nila dun sa Thessalonica produced good results in the lives ng mga converts nila. Kung yun ang ibig sabihin ng kenos. No? Pero pwede nating sabihin, posible. Posible ngang ito ibig sabihin. Kasi bakit? Naalala ninyo yung chapter 1 na pag-aaral natin? Bakit natin masasabing may naging magandang bunga yung ministry nila doon? Kasi tingnan nyo nangyari doon sa mga Thessalonians. Nabago sila. They were converted. They were transformed. They turned from idols to God. Yun ang kanilang ginawa. Pangalawa, ano nangyari? Nakita mismo ng mga missionaries yung visible Christian virtues, yung kanilang work of faith, labor of love, etc. O yung kanilang pananampalataya at yung ebanghelyo, kumalat dahil sa efforts nitong mga Thessalonian believers na to. At pati mga kapitbahay nila, pinagkakakalat kung ano nakita nilang pagbabago sa kanilang mga buhay. Diba? Tapos naging modelo pa sila sa ibang mga mananampalataya at naging imitator sila ng Panginoon Diyos at ng mga missionaries. And so lahat yan ay magsasabi, oh, kita nyo? Ang ibig sabihin ng kenos, eh, without result. So parang sinasabi, oh yan, merong nangyari. Successful yung kanilang ministry doon sa Thessalonica. Dahil may resulta eh. Ang problema ko sa ganung interpretation, eh pagpasok ng verse 2. Kasi yung verse 2, kung titingnan nyo yung ESV, nagsisimula with the word but. Ang Greek word na pinagmulan ng salitang but is a very strong contrasting word. Ang ibig sabihin nun, ang verse 2, kabaliktaran ng verse 1. So nung sinabi nila Apostol Pablo na our work was not, kumbaga, kung ang ibig sabihin ng kenos, was not without results.
Kung yun ang ibig sabihin la, ang problema natin, pagdating ng verse 2, hinahanap mo, eh asan yung kabaliktaran nito? Dapat expectin mo na sasabihin niya sa verse 2, ipaliliwanag ni Pablo, etong ebidensya kung bakit successful yung trabaho namin. Katulad ng binanggit ko kanina na paliwanag mula sa chapter 1. Ang problema, hindi yun ang makikita natin. Ano pala makikita natin? Pag binasa natin yung verse 2, ang sinasabi niya roon na kabaliktaran ng verse 1 ay, sabi niya, "We dared to preach the gospel to you despite severe persecution." Tinan niyo sabi ng verse 2, "But though we had already suffered and been shamefully treated at Philippi, as you know, we had boldness in our God to declare to you the gospel of God in the midst of much conflict." Yun yung kabaliktaran ng verse 1. So, anong dapat ibig sabihin ng kenos dun sa verse 1 para magtugma dito sa kabaliktaran na nakalagay sa verse 2? Kinakailangan, ang ibig sabihin ng kenos is tulad ng nakalagay sa ating ESV. Sabi doon, basahin natin uli, "that our coming to you was not in vain." Yan ang talagang ibig sabihin sa tingin ko ng chapter 2 verse 1. Ang ibig sabihin ng kenos is vain, worthless, useless, or without purpose. Kasi nga, yung kabaliktaran sa chapter 2, paano nagkaroon ng kabuluhan yung kanilang ministry? Why is it not without any purpose? Dahil nung nagpunta sila doon, kahit may persecution, nag-preach pa rin sila ng ebanghelyo. Kaya may kabuluhan yung kanilang trabaho. Anong koneksyon? Ganito po. I think ang tinuturo nito ay ganito. Para ang ministry natin ay magkaroon ng kabuluhan, kinakailangan merong ebanghelyo. Whether may persecution o malaya tayong magmi-ministeryo, ang tanong, meron bang ebanghelyo doon? Meron bang pagtuturo ng ebanghelyo ng Panginoong Jesus? Kasi kahit anong ganda ng ministry na ginawa natin, tulad nitong pandemic ngayon, no? Kahit na tayo ay nag-medical mission, binigyan natin ng mga attire na pamprotect mula sa virus ang mga tao, nagbigay tayo ng mga face mask, nag-distribute tayo ng kung ano-anong mga ayuda para sa mga tao, nagbigay tayo ng pera, nagbigay ng pagkain, nagbigay ng groceries at kung ano-ano pa. Hindi ko sinasabing masama yun, maganda yun. Pero kung yun lang ang gagawin natin sa ating ministry, ano sasabihin ni Pablo? It was all in vain. It is of no purpose. Bakit? Dahil lahat ng mga ginawa natin yun, maaring napakain mo sila, maaring napagamot mo sila, pero pag ang isang tao hindi nakatanggap ng ebanghelyo, walang magagawa ang pagkain at gamot at pera para sa kanyang eternal salvation. Sabi ng Romans chapter 1 verse 16, sabi ni Apostol Pablo, "For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes." Yung ebanghelyo ang kapangyarihan ng Panginoon Diyos na magdadala ng kaligtasan, hindi ang medical mission, hindi ang gamot, hindi ang pera, hindi ang lahat ng tulong na to ng mga benevolent activities kahit na ito'y nakatulong sa mga tao. Pero wala itong eternal value. Bakit? Magagawa ba ng gamot na palayain o ng pera na palayain ang mga tao mula sa pagkabihag ng Diablo? Maililipat ba sila mula sa kingdom of darkness to the kingdom of light? Maari bang matransform ang kanilang mga puso at palitan ang heart of stone into a heart of flesh? Dahil dun sa mga tulong na ginawa nating pang-physical lamang, mapapatawad ba ang kanilang mga kasalanan kung galit ang Panginoon Diyos sa kanila dahil sa kanilang mga kasalanan, dahil sa kanilang immoralidad? Mapapalaya ba sila mula sa galit ng Panginoon dahil sa mga ayuda na tulong na binigay natin sa kanila? Hindi po. Kaya itong dahilan kung bakit ang ikalawa na God, na characteristic ng isang God-honoring ministry ay kinakailangan, ito ay nakasentro sa ebanghelyo. Huwag nating kakaligtaan ang pag-declare ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. Yun ang importante sa lahat. Okay, napunta tayo sa ikatlo. What is a God-honoring ministry?
A God-honoring ministry is not without hardship. Ano sabi ng verse 2? But though we had already suffered and been shamefully treated at Philippi, ano sinasabi ni nila Apostol Pablo dito? Nasabi nila rito, bago sila magpunta ng Thessalonica, etong si Pablo at si Silas, talagang dumaan sila ng matinding problema. Dumaan sila ng matinding persecution. At hindi lang yun, pinahiya pa sila nung sila ay nasa Philippi. Ngayon, kailangan balikan natin ang Book of Acts para makita natin ano ba nangyari doon sa Philippi. Sa Acts 16 verses 19 to 24, makikita natin ano nangyari doon. Ang Philippi kasi ang unang syudad sa Europa na pinuntahan nila Pablo at nila Silas noong pagkatapos na makatanggap ng vision si Paul. Nasa Asia sila noong time na yon. No? Pagkatapos nakatanggap si Paul ng vision na merong isang tao from Macedonia at tinatawag siyang, halika kayo rito, pumunta kayo rito. At dahil doon, sabi nila Pablo, sabi niya, galing to sa Panginoon Diyos. Hindi tayo pwede manatili lang rito sa Asia at dito tayo nagmi-minister. Tumalon tayo, tumawid tayo ng dagat at tayo ay pumunta dito sa Europa. So ang unang syudad na major city na napuntahan nila sa Europa ay ang Philippi. Ang unang na-born again doon sa ministry nila ay si Lydia. And then pagkatapos noon, ang ganda pa ng ginawa ng Panginoon. Merong isang babae ron na sinasaniban ng isang demonyo kaya nagkakaroon siya ng abilidad para manghula. So habang nagpupunta sa prayer time sila Pablo at ang kanyang grupo, ang kulit nitong babaeng ito na sinasaniban ng demonyo. Kung ano-ano sinasabi niya, sundin ninyo itong mga taong ito, sila'y nagtuturo ng kaparaanan ng kaligtasan. Siyempre, ayon ng mga missionaries na ang nagpo-promote sa kanila, mga demonyo. Kasi siyempre, pag alis nila, ano mangyayari? Baka babalik na naman yung mga taong maniniwala dito sa mga demonyong ito. Kaya ano ginawa ni Pablo nung talagang nainis na siya, nakulitan na siya, ano ginawa niya? Pinalayas niya itong demonyo na sumasanib dito sa babae. Anong nangyari yon? Nawalan ng kita yung mga owners. Yung mga manager, kumbaga, nitong babaeng ito. Nawalan na sila ng kita. Kumikita sila dahil doon sa trabaho na yun. So, ang ginawa nila, sa galit nila, kinaladkad nila si Pablo at si Silas, dinala sa korte, ni-report nila sa mga officials at ito ang kanilang akusasyon. Sabi nila, itong mga taong ito, itong si Pablo at si Silas, sila ay mga Hudyo. At nanggugulo sila sa ating syudad. Tinuturuan nila ang mga tao na gumawa ng mga bagay na kontra sa mga dapat nating ginagawa bilang mga Romano. So lahat ng nakarinig noon, nagalit dito kina Pablo at kay Silas. Pinunit nila yung kanilang mga damit. Pinaghahampas sila ng mga rods yung nakalagay dito. Kumbaga, pinagpapapalo sila. Siguro sugatan yung kanilang mga likod. Tapos noon, kinulong sila. Nilagay sila nitong jailer sa pinakalooban ng bilangguan. Tapos nilagay pa ang kanilang mga paa sa yung tinatawag na stock. Siguro parang kahoy na may butas na magkahiwalay yung kanilang mga paa. Hirap na hirap ang kanilang posisyon. Masakit ang kanilang likuran. Punit-punit ang kanilang mga damit. Duguan ang kanilang mga likod. Binastos talaga sila. At hindi lang yung sakit na yon na kanilang dinaanan, kahiya-hiya pa lahat nitong experience na to. Kaya dinagdag sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 1, they were shamefully treated at Philippi. Kasi biruin nyo, binugbog kayo, nilatigo kayo kumbaga, nang walang damit at walang fair trial. Bawal ito pag ikaw ay Roman citizen. Hindi pwede itong ganitong kahihiyan na dadaanan mo. Kahit ikaw pa'y kriminal, kung Roman citizen ka, hindi to pwedeng gawin sa'yo. Parang ang crucifixion, hindi pwedeng isang Roman citizen ipako dun sa cross na hubot-hubad. Yun pang mga non-Roman citizens lamang. Kaya hindi nila gagawin yon. Kaya ito, binastos nila, binaboy nila yung pagkatao nila Pablo at saka ni Silas. Inabuso nitong mga authorities dito ang kanilang kapangyarihan. Ininsulto nila at pinahiya nila si Pablo at si Silas publicly.
At itong nangyari na ito ay kumalat, umabot ito sa Thessalonica. Nabalitaan ito ng mga Thessalonians, no? Now, anong nangyari dito? Dito natin makikita na pagka ikaw ay nasa ministry, posibleng dumaan ka ng ganitong klaseng persecution. Posible. Hindi naman lagi. Pero huwag kang magugulat kung merong difficulty or hardship ang ministry na dadaanan mo. Kasi tingin ng mga iba, pagka may ministry ka na tunay na successful, wala kang problema. Laging pumapasok ang pera dyan. Ang daming nakikinig sa'yo. Ang daming believe sa ministry mo. Hindi po laging ganun. Katulad ng mga missionaries, sa experience nila dito, posibleng may strong opposition na dumating sa ating buhay. Alam nyo kung bakit? Kasi pag ikaw ay nagsimula mag-preach ng ebanghelyo sa mga unbelievers, ano ginagawa mo? Nakikipag-gera ka sa teritoryo ng Diablo. Sabi ng 2 Corinthians chapter 10 verses 3 up to 5, tingnan nyo ang description ni Pablo sa ministry. Sabi niya, "For though we walk in the flesh, we are not waging war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not of the flesh, but have divine power to destroy strongholds. We destroy arguments and every lofty opinion raised against the knowledge of God and take every thought captive to obey Christ." Yan yung mga descriptions na ginagamit niya, no? Waging war. Destroy strongholds, no? Taking every thought captive. Ito mga terms na ito na panggera. At yan ang pananaw nila Pablo. Pagka nag-share ka ng ebanghelyo sa mga taong kontrolado ng Diablo, teritoryo ng Diablo yung pinapasok mo, eh hindi lang uupo ang Diablo doon para manood at sige, bahala kayo, kunin ninyo yung mga tao ko. Hindi, makikipaglaban ang kaaway natin. Kaya nga sabi ng Ephesians chapter 6 verse 12, "For we do not wrestle against flesh and blood, but against rulers, against authorities, against the cosmic powers over this this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places." Yan ang mga kalaban natin. Hindi lang mga pipitsuging mga demonyo. Ang sabi dito, mga rulers, mga authorities, mga cosmic powers. Yan ang nangyayari whenever we come to preach the gospel. And so, huwag nating expectin na ang ministry ay magiging magaang o magiging madali. Hindi yon. Katulad ng nakita natin sa 2 Corinthians chapter 10, yan ang sitwasyon pag pinapasok natin ang teritoryo ng kaaway. We are destroying strongholds and arguments and every lofty opinion raised against the knowledge of God, and we are taking every thought captive to Christ. So every time papasok tayo sa ministry, lalo na pagdating sa evangelism, you can expect conflict. Isipin nyo na lang ito. Kung tayo ay mag-iibanghelyo sa mga non-Christian religious groups o mga cult groups, and then ipipreach natin na si Jesus Christ ay anak ng Diyos o siya ay may kalikasan ng Diyos. When we proclaim Jesus is God, pag shinir mo yan sa isang grupo ng mga Muslim, you can expect persecution. Pagka nag-preach ka sa mga Katoliko and you proclaim yung sinabi ni Paul sa Ephesians 2, 8 and 9, "For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God, not as a result of work, so that no one may boast." You could expect opposition. Kasi ang position na normal ng Catholic Church is, no, you are not saved by faith alone. Kailangan dagdagan mo yung faith mo ng good works, ng sacraments, ng sacrifices, ng good works, at kung ano-ano pang lahat ng religious activities in order for you to be accepted by God. Pagka sinabi mo sa kanila that salvation is in Christ alone, apart from Mary and the saints, you could expect persecution. Sa ating bansa, ang trend ngayon, based on survey, mas nagiging katanggap-tanggap ang LGBT community at ang position na okay lang ang homosexual relationships. When you preach the gospel to that kind of an environment,
At sasabihin mo na God hates homosexual relationships. It is displeasing in the sight of God at lahat ng involved dito sa ganitong kasalanan, if they do not repent of their sin, they'll go to hell. You try to say that now. Ano matatanggap mo? You are going to be persecuted. Sasabihin ka, you are showing discrimination. May mga terms na gagamitin sila na magmumukha kang illegal, na magmumukha kang mali. Eh yung survey, ang dami ng mga Pilipinong tinatanggap yung homosexual relationships ngayon. Isa na lang ang ayaw nila, yung parang hindi pa katanggap-tanggap na mag-aasawa, parehong lalaki. Pero dun papunta yun. And when we speak against immorality, against adultery, against pornography, against pride, against lust, against bitterness, against anger, ano sabihin sa atin? Ang kitid kasi ng mga pananaw ninyo eh. Arrogante kasi kayo eh. So we can expect persecution. Those are the inevitable consequences of preaching faithfully the gospel of Jesus Christ. Pag nagsimula na tayong banggitin ang mga pangalan ng mga false teachers tulad ng ginawa ni Paul in 1 Timothy chapter 1 verse 20, sabi niya, Hymenaeus and Alexander, whom I have handed over to Satan, that they may learn not to blaspheme. O di kaya yung sinabi niya sa 2 Timothy 2:17 and 18, Hymenaeus and Philetus, who have swerved from the truth, saying that the resurrection has already happened. Try to mention itong mga pangalan na ito. Magbanggit ka na ng mga pangalan ngayon. Ano mangyayari? Magagalit ang mga tao sa'yo. Ang malungkot, hindi lang mga unbelievers, minsan pati mga Kristiyano pa. One time, yung radio program po natin dito po sa isang lugar, tinanggal. Bakit? Dahil nagsimula na po ako magbanggit ng mga pangalan . And began to expose the false teaching na maririnig natin sa mga iglesia ngayon. Saying those things will expose a true minister to danger and to opposition. Naalala ko po several years ago, nung meron pa tayong radio ministry dito sa Davao, nagsimula po akong expose ang isang kilalang false Christ. Pagkalipas ng ilang panahon, sandali pa lang, no? Ilang linggo pa lang yata yon, nagsimula nang may masasamang bagay na nangyari sa akin. Halimbawa, merong bumaril dito sa signboard natin sa harapan nitong church natin noon at nagkaroon ng butas yung signage natin doon. Nangyari yon ng gabi. Hindi natin alam, baka naman aksidente lang. Oo, aksidente lang na binaril yon. Okay. May mga estudyante tayo sa ating school na nakatanggap ng mga text messages mula sa dati nilang mga classmate na wina-warningan sila na iparating sa akin na mag-ingat ako dahil delikado yung aking buhay. Merong mga napansin yung mga staff natin sa loob ng ating compound na nakikita lang mga naglalakad dito sa harapan ng ating eskwelahan na laging nagmamasid. Tinitingnan kung ano nangyayari dito sa loob. Merong isa sa mga leaders natin na sinabihan ng kanyang kaibigan sa intelligence na konektado sa gobyerno na may dumating sa kanyang isang papel na merong listahan ng hit list doon. At nagulat sila, pangalan ko nandun. Isang gabi dito sa harapan ng ating eskwelahan, merong isang restaurant at meron daw dumating doon na isang sasakyan na walang plate number at may mga kalalakihang nag-usap-usap. Narinig nung gwardiya na ang sinabi daw nung isa, diyan pala sa church na yan yung hinahanap nating tao. Ililibing natin ang buhay yan. Paano natin nalaman? Ni-report nung security guard, nung kapitbahay, doon sa security guard natin para sabihan tayo na merong threat sa aking buhay. Alam niyo mga kapatid, sineryoso ng leaders natin yung threats na yon. Ni-report itong bagay na ito sa isang intelligence officer dito sa na umaattend noon sa ating church. Tapos ang kanilang ginawa ang sinuggest parang takpan itong ating walls dahil may mga spaces dito. Nilagyan natin ng galvanized iron sheets para yung mga tao sa labas nila makita kung ano nangyari dun sa loob. Tapos ang nangyari,
inassignan ako ng isang personal bodyguard. Na siya yung nagsisilbing driver ko na rin at the same time. Tapos pinasasakay ako sa ibang sasakyan. Eh dahil nakatakip dito sa loob, hindi nila makikita kung ano nangyari dun sa loob. So paglabas ko, iba na yung sasakyan ko. Pagkatapos no, nabalitaan ko pa, meron pa silang pinasunod na dalawang nakamotorsiklo habang kami pauwi ng bahay. Bakit? Para ingatan ako, just in case merong mga DDS, Davao Death Squad, na sumusunod sa akin at bigla na lang akong tirahin. Mga dalawang linggo nangyari yon. Marami sa inyo hindi nyo na alam yon. Pero ganun ka-serious yung threat na na-experience ko. At ang duda namin noon, eh, nanggagaling ito dito sa isang kulto na pinatatamaan ko na ini-expose ko na doon sa radio ministry. And so mga kaibigan, ito ay normal na pwedeng ma-experience ng mga tao. Once we start following the example of Scripture, kung anong dapat gawin para tulungan ang mga tao natin, para maintindihan nilang katotohanan, we can expect persecution. Sabi nga ni Apostle Paul sa 1 Thessalonians chapter 3 verse 4, "When we were with you, we kept telling you beforehand that we were to suffer affliction, just as it has come to pass, and just as you know." Sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 12, "Indeed, all who desire to live godly, a godly life in Christ Jesus, will be persecuted." Sabi ng Acts 14:22, "Through many tribulations, we must enter the kingdom of God." Sabi ng Matthew 5:11 and 12, "Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven. For so they persecuted the prophets who were before you." You can expect persecution if you are faithful in ministering the Word of God. That is a God-honoring ministry. Ika-apat, a God-honoring ministry faithfully and boldly proclaims the gospel despite opposition. Tingnan niyo sabi ni Paul at ng mga authors dito. "We had boldness in our God to declare to you the gospel of God in the midst of much conflict." Nakita nga natin kanina, grabe itong persecution at kahihiyan na na-experience nila sa Philippi. Pero kahit na ganun ang nangyari sa kanila, eh patuloy pa rin silang dumiretso sa siyudad ng Thessalonica at preach pa rin yung ebanghelyo. Hindi sila nag-regroup, hindi nila binago yung mga tactics nila, hindi nila tinago yung kanilang identity, hindi nila ni-reconfigure yung kanilang ministry at sinabing, "Huwag na tayo mag-preach ng ebanghelyo, maggawa na lang tayo ng good works kasi grabe, mamamatay tayo dito." Hindi nila inisip yon, kundi sabi nila, "Hindi, ito panawagan natin, we will faithfully declare the gospel of God." Alam nyo, ito ay ebidensya na talagang puro ang kanilang mga motibo kasi wala naman silang mapapala doon sa kanilang ginawa eh. Kundi pwede pa nga silang mamatay. Pero ba't patunay nilang ginawa yon? Dahil yung kanilang ministry is a God-honoring ministry. Alam nyo, sabi rin dito, no? It is bold. Hindi lang sila faithful sa pag-declare ng ebanghelyo, meron din silang tapang. Sabi nga ng isang komentary, dalawa ibig sabihin ng bold dito. Yung boldness, hindi lamang walang takot. Ang ibig sabihin din ng boldness, meron kang kumpiyansa, you have confidence na yung ebanghelyo mo ay makapangyarihan. It is powerful, it is valid. Na pagka ito ay preach mo, shinare mo faithfully, dahil hindi ito galing sa tao, ito ay of God, the gospel of God, galing ito sa Panginoong Diyos, hindi ito dinevelop ng tao, hindi ito inisip ng tao, ito ay may kapangyarihan to transform people's lives. Tulad nga ng binanggit ko sa inyo kanina. Kaya yan ang makikita natin. A ministry that is God-honoring, makikita natin, it faithfully and boldly proclaims the gospel kahit na meron pang persecution na mangyari. Sabi ko, hindi mawawala yun eh. Of course, may mga times na, okay, praise God, walang persecution. May mga times na, wow, ang daming, parang itong nangyari dito sa ating ministry. Dati, ilan lamang tayo ngayon, eh, ang dami nang nakakapakinig. Ilang libo na ang nakikinig dito sa ating live streaming na hindi natin na-experience many years. Pero dahil dito sa lockdown,
Okay, in a sense, uy, mas maraming nakinig. No? So, may mga times na hindi ganun ang persecution, pero who knows, maybe now, dahil sa mga pinagsasabi ko, eh, mas threatened ang buhay ko. Hindi ko lang alam. Baka mamaya, pag labas ko, pag ano, bigla may babaril na sa akin. Who knows? Only God knows. Pero dapat, kung talagang etong ministry na ito ay galing sa Diyos, we must persevere. We must be faithful. Hindi natin pwedeng i-compromise yung ating mensahe. And then finally, a God-honoring ministry is totally dependent on God. Lahat na sinabi ko kanina, yung faithful preaching of the gospel, yung boldness, we cannot do it apart from God. Kaya sabi nga ng verse 2, we had boldness in our God. So saan nakuha nila Pablo at ng mga missionaries yung kanilang tapang? It was in our God. Yan ang supernatural element in the ministry. Pag sinabi nating supernatural, hindi lang laging ibig sabihin milagro, healing, etc. Ang ibig rin sabihin ng supernatural ay merong strength na binibigay ng Panginoon to be able to continue to serve Him in gladness and courageously kahit may matinding opposition. Pag makikita natin na ang ministry natin pagdating ng mga discouraging situations, na tayo na ay punong-puno ng bitterness, grumbling, complaining, negativism, criticism, blame-shifting, sinisisi natin iba, eh kasi si ganito, eh kasi si ganyan, kaya ganito nangyari sa akin, then we need to go back to God. Kasi baka ginagawa natin ang ministry natin using our own strength. We must come to the Lord and say, Lord, please help me. Nawala na yung joy of the Lord. I mean, there's an interesting story sa 1 Samuel chapter 30. Merong incident na nangyari sa buhay ni David. Dito sa 1 Samuel 30, may kita natin, si David at yung kanyang mga tauhan, eh, bumalik sa city of Ziklag. Meron silang pinanggalingan, no? Tapos pagbalik nila, na-discovery nila na yung kanilang syudad, inatake ng mga Amalekites, mga kaaway nila. Sinunog yung kanilang syudad. Pagkatapos, kinuha yung kanilang mga misis, yung kanilang mga anak, matanda, mga bata, ginawang mga prisoner nitong mga Amalekites. So, iyak sila ng iyak. Ang sama ng loob ng lahat ng nitong mga soldiers at kasama ni David. Ngayon, ano nangyari? Binaling nila yung sisi kay David. Nagalit sila kay David. Ang sama ng loob nila at sinisi si David. At alam nyo kung anong nangyari? Plano pa nila siyang batuhin at patayin. Leader nila. Wala makasalanan si David. Hindi niya naman alam na mangyayari yun. So ano sabi ng 1 Samuel 30 verse 6? But David strengthened himself in the Lord his God. Grabe, David strengthened himself in the Lord his God. Yung sarili mong mga tao, yung mga subordinates mo, sila na ang galit sa'yo. Alam nyo, napakahirap niyan. Ako siguro kung nalagay ako sa ganun sitwasyon, ay nako, baka nag-resign ako sa ministry. Hindi ito madali. Pero kung matutunan kong gawin itong I strengthened myself in the Lord my God, I can persevere. I can be bold. Alam nyo si Pablo, may mga dinaanan din siya ng mga ganun. For example, sa 2 Corinthians 1, 8-11, hindi naman mga tauhan niya nagalit sa kanya. Of course, there was a time. Iniwan na siya, no? Pero that's another story. Pero dito sa 2 Corinthians chapter 1, gusto kong ipakita sa inyo, verses 8-11, meron silang sitwasyon na tingin nila, wala na, patay na sila. Tinan niyo sabi, for we do not want you to be unaware, brothers, of the affliction we experienced in Asia. We were so utterly burdened beyond our strength that we despaired of life itself. Indeed, we felt that we had received the sentence of death. Ang sentensya ng kamatayan, yun ang kalang feeling, dumating na sa kanila. But that was to make us rely not on ourselves, but on God who raises the dead. He delivered us from such a deadly peril, and He will deliver us. On Him we have set our hope, that He will deliver us again. You also must help us by prayer so that many will give thanks on our behalf for the blessing granted us through the prayers of many. Tinan nyo, sabi niya, etong experience namin, patay na kami, kumbaga,
Wala na kaming lusot dito. Feeling namin mamamatay na kami. Pero dahil sa tulong ng Panginoon Diyos, the God of all comfort, nakabangon kami. And then sabi niya, tulungan niyo kami sa inyong mga panalangin. Alam niyo, sinasabi rito na, kumbaga, kung gusto nating ma-experience itong supernatural help coming from God, we need to pray. Kami na mga ministro ng Ebanghelyo at kayo na nasa ministry, whether you are a cell servant or a Bible study leader, you need to pray. But not only do we need to pray, we need to ask other people to pray for us. Tulong-tulong tayo dito. Hindi ito one-man show. Kailangan natin ng tulong ng iba ring mga mananampalataya. Kaya ito sabi ni Pablo, sabi niya, you must help us by prayer so that many will give thanks on our behalf for the blessing granted to us. Paano dumating yung blessing? Through the prayers of many. Maraming nanalangin. And that is a God-honoring ministry. A God-honoring ministry is totally dependent upon God. Talagang sinasabi nila, Lord, apart from you, we can do nothing. So my dear friends, pray for me, pray for your elders, pray for our outreach pastors, pray for our cell servants, pray for our ministry heads. Kung gusto natin ang gawain natin will have eternal value and lasting good, we need to pray. And so, tapusin natin itong pag-aaral natin. In light of this teaching, kung gusto nating i-evaluate ang ating mga ministries para malaman natin, ito bang ministry na to ay naaayon sa kalooban ng Panginoon? Is it a God-honoring ministry or is it a successful ministry from His point of view? Hindi yung sa ating pananaw. Huwag natin i-compare ang ating sarili dun sa iba. Compare natin dun sa sinabi ng Panginoon Diyos sa kanyang salita. Do we have a God-honoring ministry? So, ang tanong natin is our ministry transparent? Is it open to all? Alam ba ng lahat? Is it clear to all? Alam ba nila na tayo ay sincere at honest sa mga ginagawa natin? Pangalawa, is our ministry God-centered? Pagka ba nagpipreach tayo, nagtuturo ng salita ng Diyos, lalo na pagka ng Ebanghelyo, naiisip ba natin ito ang pinaka-importante? Kaya kailangan maging tapat ako to declare the gospel. Tanong nga eh, do we really know the gospel? Minsan sinasabi lang natin, oh, mag-evangelize tayo, mag-preach tayo, but what is the gospel? Do you know what it is? Pag kinumpare ninyo salita ng Panginoon Diyos, papasaba yun. Ikatlo, is our ministry facing difficulty or opposition because we are declaring the truth? At kaya tayo nakakatanggap ng persecution kasi nagagalit ang diablo eh. Ginagawa lahat ng paraan para mapigilan ang ating ministry. Naka-experience ba tayo ng ganun? Huwag natin sabihin, ay, failure kami. No? We may be a God-honoring ministry, kaya nangyari yun. Ikaapat, are we faithfully and boldly proclaiming the gospel kahit na may persecution? Or nag-quit na lang ba tayo? At punong-puno na tayo ng sama ng loob at ng galit at ng reklamo at nagsisisi tayo, ba't pa ba ako pumasok sa ministry? And finally, are we totally dependent upon God? Lagi pa tayo nagpe-pray para sa kanyang direksyon, kanyang kalakasan, kanyang blessing. As I said a while ago, apart from Christ, we can do nothing. So gamitin natin itong mga bagay na ito para matingnan natin kung ang ministry natin ay talaga nagbibigay luwalhati sa Panginoon Diyos. Sana maintindihan natin na ito'y, kung isipin talaga natin, hindi lang ito pampastor, para to sa lahat ng mga ordinary members of the church na nagsiserve sa ministry. Sana'y i-align natin ang ating mga gawain, and later on may kita natin pati motibo natin at conduct natin sa ministry, align natin dito sa nakalagay sa chapters 2 and 3 ng 1 Thessalonians. Sana ay bigyan tayo ng Panginoon Diyos ng grasya, abundant grace, para ang ministry natin ay maging katulad nitong nakikita natin o natutunan natin ngayon para po sa kaluwalhatian ng ating
Panginoon Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa mga bagay na muli ninyong tinuro sa amin. Thank you, Lord, for your grace. Hiningi namin, O Diyos, na sana'y maawa po kayo sa amin. Dahil may tendency po kami na ikumpara ang aming mga ministries sa mga so-called successful ministries na nakikita namin sa internet. Ang tendency po ay naiinggit kami. O kaya nadi-discourage kami. Sinasabi namin na wala namang nangyayari dito sa ginagawa ko. Bakit pa ako nagpapatuloy at nagpapakahirap sa ministry? Wala namang resulta tulad nitong mga nakikita ko sa iba. Lord, tulungan niyo po kami na huwag mainggit. Tulungan niyo po kami na huwag ikumpara ang gawain namin sa gawain ng iba. Salamat, Panginoon, kung merong mga faithful at pinagpapahala ninyo. Salamat na may mga ministries na katulad ng ministry nila John MacArthur, na grabe pa rin, Panginoon, ang paggamit niyo sa kanya at blessing sa kanya. Lord, patuloy niyo pong pagpalain itong ganitong klaseng mga pastor at mga ministries. Pero, Panginoon, tulungan niyo po kaming maging kontento kung anong binigay niyo sa amin. At kahit wala nitong so-called success, kahit wala ng mga maraming nakikinig, tulungan niyo, Panginoon, na i-evaluate namin ang aming mga sarili dito lang sa inyo pong salita. At maging masaya kami, Panginoon, kung nakikita namin itong mga God-honoring characteristics na ito sa aming mga gawain. Panginoon, salamat po sa inyo pong awa. Patuloy niyo pong ingatan ang inyo pong mga anak at ang inyong mga leaders, ang inyong mga tagapagturo ng salita ninyo, lalo na when they are exposing falsehood. Ingatan niyo po sila, Panginoon, sa mga masasamang loob. At dalangin namin na ang kanilang mga buhay ay ipipreserve ninyo upang patuloy nilang maihayag ang katotohanan sa mundong ito na punong-puno ng kasinungalingan at kadiliman. Panginoon, salamat po. Pagpalain niyo po, Panginoon, lahat nitong mga nakasama namin ngayon dito sa live stream na to at makakapanood pa nito later on. Dahil ito pong lahat ay hinihingi namin through Jesus, our blessed Savior. Amen. And amen.